Magandang araw, Pilipinas! Kasama ang mga Agila Troopers, aming ihatid ng mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 10th Infantry Agila Division Philippine Army. Ako po si JM Marcelino. Tutok na sa Agila News Network. Sa mga headlines, 7 dating miyembro ng komunistang teroristang grupo sumuko na. 2 minor de edad na babae na iligtas ng tribal leader mula sa Communist Terrorist Group o CTG. Bagong pinuno ng Task Force Davao at 10 Authored Infantry Brigade itinilaga. Community volunteers nakatanggap ng cash incentives. Army recruits handa ng sumabak sa pagsasanay sa 10th ID. Mga dating kasapi ng komunistang teroristang grupo ang kusang sumuko sa mga otoridad sa pag-asang magkakaroon ng panibagong buhay kasama ang kani-kanilang pamilya. Narito ang detalye. 7 dating kasapi ng komunistang teroristang grupo ang kusang sumuko sa pag-asang magkakaroon ng maayos at normal na buhay kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Sa aktibidad na pag-uli, acceptance ceremony o returning rebels, noong 5 ng Hulyo taong kasalukuyan sa provincial capital ng Davao Oriental, mainit silang tinanggap ni Gobernador Nelson L. Dayang Hirang at ibinigay sa bawat isa sa kanila ang 100,000 piso na cash bilang tulong. Ang mga dating miyembro ng komunistang teroristang grupo na sina alias Abay, Kabal, Ram, Prince, Champ, Dax at Rimil ay dating nagpapatakbo sa iba't ibang kilosan sa Davao Oriental at mga kalapit na lalawigan ng Davao de Oro at Davao del Norte. Nagpasya silang sumuko dahil ayon sa kanila, walang silbi ang ideolohiyang kanilang ipinaglalaban bagkus inamin din nila na ito'y walang kabuluhan sapagkat nasisira lamang ang buhay ng mga sumasali sa NPA. Isinuko din nila ang isang high-powered firearms na Ultimax submachine gun. Ang mga sumukong miyembro ng komunistang teroristang grupo ay magiging kandidato bilang bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. 2 babaeng minor de edad rin na dating kasapi ng New People's Army ang sumuko sa mga tribal leaders ng Barangay Sabod, Lorito, Agusan del Sur. Si alias Tala, 16 na taong gulang at alias Angie, 17 taong gulang ay parehong miyembro ng Guerrilla Front 3, Sub-Regional Committee 3 ng Southern Mindanao Regional Command o SMRC. Sila ay turn over sa 68th Infantry Battalion, Balikloob Assistance Center at kasalukuyang nasa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office sa lungsod ng Kapalong, Davao del Norte. Nagpapasalamat ang 2 batang babae sa tribal leaders dahil tinulungan sila nito upang mapaabot ang kanilang hangaring sumuko sa pamahalaan at tahakin ang landas tungo sa kapayapaan. Nais din nilang makapag-aral upang matulungan ang kanilang pamilya. Nagpasalamat naman si Major General Torres sa ipinakitang suporta ng mga tribal leaders at nailigtas ang 2 bata sa tiyak na kapahamakan. Ang pakikipagtulungan ng mga tribal leaders sa kampanya upang wakasan ang local communist armed conflict ay nagpapatunay na ang programa ng gobyerno ay sinusuportahan mismo ng mga vulnerableng mamamayan sa lipunan. Patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga miyembro at taga-suporta ng komunistang teroristang grupo na sumuko at bumalik sa pamahalaan upang makamit ang kapayapaan at wakasan ang 52 taong insurhensiya sa bansa. JM Marcelino para sa Agila News Network. Sa kabilang dako naman, nagkaroon ng change of command ang Task Force Davao. Inilunsad ito kasama si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sinundan ito ng kaparehong palatuntunan ng 10th Authored Infantry Brigade. Si Agila Trooper Tony Samano sa detalye. Nagkaroon ng bagong pinuno ang Task Force Davao ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Itinalaga sa posisyon si Colonel Darin Cumya, Philippine Army, bilang kahalili ni Colonel Consolito Yegla.
Si Colonel Yekla ay nagserbisyo sa Task Force Davao sa loob ng 3 taon. Sinabi ng bagong pinuno ng Task Force Davao na ipagpapatuloy niya ang pamamaraan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad laban sa terorismo. Dagdag niya, kanyang palalakasin ang kultura ng seguridad sa lungsod ng Davao na formal na inilunsad noong taong 2020 sa ilalim ng panunungkulan ni Colonel Yekla. Hinamon din si Colonel Comyan ni Mayor Sara Duterte Carpio na panatilihin ang seguridad ng lungsod laban sa aktibidad ng terorismo. Trust and confidence in me as I assume the position as the commander task force. Indeed, it's a very big challenge, a great challenge indeed, knowing the fact that my predecessor has a very big, huge achievement made in Davao City. So, yung size 12 ni Mayor Inday Sara, hopefully, God willing, with the support, cooperation, and collaboration of all the government agencies and non-government organizations, including the whole of society, as I mentioned, including everyone, down to the lowest level, up to the barangay and the sitios, we will try to reach them out, so that the culture of security will be inculcated more in the hearts and minds of the Davaoans. Pinasalamatan naman ng alkalde si Colonel Yekla sa kanyang pagsusumikap at serbisyo para sa Davao at sa buong bansa. Samantala, si Colonel Comya ay dating Chief of Staff ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Siya rin ay nagsilbi bilang commanding officer ng 16th Infantry Battalion sa Pakibato District, Davao City sa taong 2017. Pamumunuan naman ni Colonel Yekla ang 103rd Infantry Brigade ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army matapos ang 3 taong panunungkulan sa Task Force Davao. Tony Samano para sa Aguila News Network. Sa karugtong na balita, noong 8 ng Hulyo taong kasalukuyan, pinangunahan ni Major General Ernesto C. Torres Jr. Philippine Army ang pagpapalit ng pinuno ng 103rd Infantry Brigade bilang presiding general sa naturang palatuntunan. Nagbabalik si Aguila Trooper Tony Samano sa detalye. 8 ng Hulyo taong kasalukuyan, ginanap ang change of command ceremony sa headquarters ng 103rd Infantry Brigade, Barangay Mahayag, Bunawan District, Davao City. Pinangunahan bilang presiding general ni Major General Ernesto C. Torres Jr., Philippine Army, pinuno ng 10th Infantry Aguila Division, ang pagpapalit ng pinuno ng 103rd Infantry Brigade. Matatanda ang nagkaroon din ng palitan ng pinuno ang Task Force Davao noong 6 ng Hulyo. Inalinhan ni Colonel Darin Comya si Colonel Consolito Yekla bilang pinuno ng Task Force Davao. Matapos ang matagumpay na mahigit 2 taong pagiging pinuno ni Brigadier General Nolasco A. Mimpin sa 103rd Brigade, hahalili sa kanya si Colonel Yekla. Si Brigadier General Mimpin ay nagsilbi din bilang Task Force Davao Commander bago naging pinuno ng 103rd Brigade. Sa palatuntunan, kanyang pinasalamatan ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkatalaga nito bilang Assistant Division Commander. Gayon din ang kanyang pasasalamat sa Secretary of National Defense at sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Pinasalamatan niya ang mga kasunduluhan at kawanin ng 103rd Infantry Raptor Brigade sa mga pagsisikap nitong abutin at pagtagumpayan ang bawat misyong nakaatang upang tudukan ang insurensiya sa Davao City at sa iba pang lugar na nasa sakupan ng brigada. And assume the post of Assistant Division Commander, NID. I would like to thank the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, for the final approval of my new designation, Secretary of National Defense, Delphine and Lorenzana for the endorsement, the members of the AAP Board of Generals led by the Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Delito Subihana, Philippine Army, the Board of Senior Officers, BOSO, led by the Vice Commander, Philippine Army, Major General Robert C. Daos, and our Commanding General, Philippine Army, Major General Andres C. Centino, for my selection, sirs. My profound gratitude for the trust and confidence in entrusting me with this
Tugon naman ni Colonel Yekla, kanyang ipagpapatuloy ang mga programang nakaatang sa kanya upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa nasasakupang mga lungsod at lalawigan ng 10-3rd Brigade. Today, honor be assembled as I assume my post as a commander of 10-3rd Infantry Raptor Brigade. I consider this as another milestone in my career. I would like to praise and thank God, the Almighty, who has granted me countless blessings and knowledge and for the opportunity to lead this unit. Samantala, ayon naman kay Major General Torres, ikinagalak nitong maitalaga si Colonel Yekla bilang bagong pinuno na papalit kay Brigadier General Mempin. Kanyang ibinahagi na ang 10-3rd Brigade ay isa sa apat na brigade ng 10ID na naging instrumento para sa natatamasang kapayapaan at ligtas na komunidad. Hangad nito ang tuloy-tuloy na pagganap ng 10-3rd Brigade sa mga gawaing magpapanatili sa kapayapaan at ang tuluyang pagkawasak ng mga ilan pang natitirang membro ng Communist Terrorist Group o CTG. Congratulations to both of you, Noli and Dodoy, and good luck to your new positions. Let your good leadership and strong motivation effectively empower your unit and office towards the accomplishment of our mission and the realization of the vision of the Dabawenos para magkaroon ng isang matatag, maginhawa at panatag na pamumuhay para po sa ating lahat. Pinasalamatan naman ng pinuno ng 10ID si Brigadier General Mempin sa mga naging ambag nito sa kampanya kontra insurensiya at terorismo. Tumanggap ng iba't ibang parangal si Brigadier General Mempin mula sa Headquarters Philippine Army, Eastern Mindanao Command at 10ID. Ipinaabot naman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng online Zoom app. Infantry Brigade from Brigadier General Lasco Mempin to Colonel Gonzalito Yekla. On behalf of the city government and the people of Davao, I would like to thank General Mempin for your exemplary service and for efficiently leading the brigade for more than 2 years. You took over the reins of the 10-3rd after your assignment as commander of Task Force Davao, and under your leadership, the brigade and the battalions under its command have continued to be among the city's main partners in addressing insurgency, and for that, daghang salamat. Congratulations and good luck on your next assignment at the 10th Infantry Division, and I trust that you will be able to continue to be of help to Davao in numerous ways. To Colonel Yekla, good luck and may God bless you. Mayang hapon ka rin yung tanan. Ang change of command ng 10-3rd Brigade ay dinaluhan din ng USEC ng DNR, regional directors ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, Pro 11, Public Safety and Security Command Center Chief at mga brigade commanders ng 10-OPERS, 10-OSECOND at 7-OPERS Brigade. Tony Samano para sa Aguila News Network. Nagkaroon ng bayanihan ang 48th Infantry Battalion Philippine Army kasama ang Magnaca Youth, Army Artillery at mga church workers sa pagsasaayos ng Christ the King Chapel ika-4 ng Hulyo 2021 sa Sitio Upper Lahi, Barangay Magnaga, Pantukan, Davao de Oro. Ito ay sinagawa matapos ang pag-turnover ng 48th Infantry Guardians Battalion ng mga kakailanganing materyales upang masimulan ang proyekto. Ayon kay Lieutenant Colonel Enrique Rafael, malaki ang papel ng religious sector sa pagkakaroon ng mapayapa na komunidad at ang 48th Infantry Battalion ay handang makiisa at tumulong sa pamayanan lalo na sa panahon ng pandemya. Pinangunahan ni Sergeant Irayan ng Kampawan Patrol Base Philippine Army kasama ang mga miyembro ng Civilian Active Auxiliary ng 67th Infantry Battalion ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay at pananim. Tinawag ang proyektong ito na gulay sa kampo na naglalayong itaguyod ang organic farming. Ito ay sinagawa upang magkaroon ng dagdag kaalaman ang mga tropa ng 67th Infantry Battalion sa mga pamamaraan ng pagtatanim at organic farming. Ang bawat batalyon sa ilalim ng 10th Infantry Division ay mayroong mga community development teams na naturuan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang maging kabahagi sa pagpapalawig ng kaalaman ng mga people's organization at ng kasundaluhan.
Inalalayan naman ng 72nd Infantry Gabay Battalion, Philippine Army, ang Gabay Bayawanon Integrated Farm School sa pag-organisa ng dalawang araw na training patungkol sa rabbit at duck production. Layunin na aktibidad na matulungan ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group at ang ibang mga beneficiary sa pamamagitan ng pagtuturo at paggabay sa kanilang pwedeng pagkakitaan na proyekto lalo na sa panahon ng pandemya. Ang mga community volunteers ng President Rojas sa North Cotabato ay nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Tupad Program. Dagdag na detalye, hatid ni Aguila Troopers Cyril Hamin. Nagbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng North Cotabato na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa 434 na mga miyembro ng Community Volunteers Barangay Peace Action Team o BPAT, kasama ang Department of Labor and Employment Region 12, Municipal Local Government Unit, Municipal Police Station at ang 72nd Infantry Gabay Battalion. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ay ginanap sa Municipal Gymnasium ng President Rojas ikapito ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang mga miyembro ng VPAT ay nakatanggap ng kabuuang halaga na 2,170,000 piso na tulong pinansyal sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD program. Nagsisilbi itong pagkilala sa kanilang natatanging determinasyon at kapuri-puri na pagganap sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga komunidad lalo na sa panahon ng pandemya. Tiniyak ng Local Government Unit ng President Rojas na magpapatuloy na mapadali ang paghahatid ng serbisyo sa mga residente, lalo na ang mga frontliners na nagsasakripisyo ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ang 72nd IB sa pagkikipagtulungan ng Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng President Rojas ay magpapatuloy magsasagawa ng mga kinakailangang pagsasanay para sa mga kasapi ng BPAT upang mas madagdagan ang kanilang kaalaman bilang tagapagtanggol ng kanilang barangay. Cyril Hamin para sa Aguila News Network. 107 lalaki at 11 babae ang nakahandang sumabak sa pagsasanay upang maging ganap na sundalo sa 10th Infantry Aguila Division. Si Aguila Trooper Janice Dapon sa detalye. Isinagawa ang opening ceremony ng Candidate Soldier Corps Class 678-2021 sa Sergeant Demerin Grandstand, Headquarters 10th Infantry Division, Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, ikasyam ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay kinabibilangan ng 107 lalaki at 11 babae. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ni Brigadier General Nolasco A. Mimpin, Philippine Army Assistant Division Commander ng 10th Infantry Aguila Division bilang panauhing pangdangal at tagapagsalita. Siya rin ang nanguna sa pagbasa ng oath-taking at pagdeklara ng pagbukas ng bagong kurso. Sa kanyang mensahe, sinabi niya sa mga bagong candidate soldiers na sasabak ang mga ito sa basic military training at jungle warfare, pagsasanay na kakailanganin upang maging ganap na sundalo. Dagdag pa ni Brigadier General Mimpin na ang panunumpa ng mga kandidatong sundalo ay alinsunod sa itinakda ng Batas ng Republika ng Pilipinas, kaya't nararapat lamang na sundin ng buong puso at husay ang mga alituntunin at mga pamamaraan sa pagsasanay na isasagawa ng 10th Infantry Division Training School. Sa inyo mga candidate soldiers, no? Dumating kayo rito sa inyong mga sa sarili ninyong kalooban, no? Walang pumili sa inyo. At hangaring maging sundalo na hukbong katihan ng Pilipinas at paglingkuran, no, ang ating bansa at ang mga mamamayan nito. Moreover, ito ay magbibigay sa inyo ng maraming paraan upang, no, makapagsilbi sa mga taong nangangailangan ng iba't ibang serbisyo, no, na galing sa hukbong katihan. Kaya ngayon, no, ang inyong prioridad ay ang inyong matutunan, no, sa matutunan sa tinatawag na basic military training and at jungle warfare training, no, upang kayo ay maging epektibo sa paglilingkod, no, sa ating bansa at sa mga mamamayan nito. Pagkatapos ng pagbigay ni Brigadier General Mimpin ng kanyang mensahe ay sinimulan din ang reception rites ng mga bagong kandidatong sundalo ng Class 678-2021.
Ito ang pasimula ng pagsasanay upang ipakita ang pagtanggap ng 10ID sa mga pumasang aplikante bilang candidate soldiers. Sa reception rights din na susubok ang kahandaan ng candidate soldiers sa pagbabagong tatahakin nito mula sa pagiging sibilyan hanggang sa maging isang ganap na sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Janice Dafon para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nakalap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa aktibidad ng 10ID sa aming mga social media pages, Facebook, Twitter, Instagram at YouTube na nakaplas sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!